Okay. So we are on the second week. Okay, po. I'll be sharing my screen. Sorry. Okay, po. So, yan. Hoping na nakikita nyo aking screen. Yan. Thumbs up kapag nakikita ang screen ko. Okay? Sa iba dyan, pa-thumbs up po kung nakikita ang screen. Okay, so we are now on the arithmetic sequence. Again, when we talk about arithmetic sequence, liwanagan natin, last time, nag-focus tayo sa mga sequences. Wala pang specific kind of sequences tayo pinag-aaralan. Ang pinahanap lang sa inyo, matuto kayo na makita yung pattern na sinusunod niya. At doon na mahuhulaan nyo or masasabi nyo kung ano yung mga susunod na terms. Again, bawat parte ng isang sequence ay tinatawag nating term. Ngayon, papasok tayo sa isang special kind ng sequence, which is the arithmetic sequence. Technically, meron sa grade 10, meron tayong apat na aralin na sequence. We have arithmetic sequence, geometric sequence, harmonic sequence, at saka po Fibonacci sequence. Okay? But for now, for this week, we'll be focusing on arithmetic sequence. Okay, so ano ba yung arithmetic sequence na tinatawag natin? Okay, when we talk about arithmetic sequence, arithmetic sequence is a sequence where each succeeding term is obtained by adding a fixed number. Please take note of that. It is a fixed number. A fixed number. The fixed number is so called the common difference, okay, or denoted as letter D, okay? Good ko lang lahat, ha? So again, it is what we call arithmetic sequence ay kapag ang bawat term, bago lumipat sa isang term, ay nadadagdagan ng isang number, a fixed number, kung ano dinagdag mo sa una, siyang idadagdag mo sa kasunod at sa mga kasunod. So, yun po yung tinatawag nating arithmetic sequence. So, I have here, as you may see, meron tayong isang uri ng, meron tayong given dito na isang arithmetic sequence. Example po natin, 2 to 5, nadagdagan tayo ng plus 3. Sa 5 to 8, natagdagan tayo ng 3. Sa 8 to 11, natagdagan ulit tayo ng plus 3. At 11 to 14, ay natagdagan ulit tayo ng 3. So in this case, fixed number ang nadadagdagan natin. Ang nadadagdag. Ibig sabihin, pare-pareho ang nadadagdag. Ibig sabihin, we can form an arithmetic sequence. Ang fixed number na tinutukoy natin na nadadagdag, which in this case is a positive 3, is what we call the common difference. Okay po? So the common difference here is positive 3. Okay, let's have another given. Okay po. In here, let's have 2, 8, 14, 20, 26. Kung mapansin natin, nadadagdagan siya ng 6. So, ibig sabihin, the common difference natin, our common difference is positive 6. Okay? So, 2 to 8 is plus 6. 8 to 14 is plus 6. 14 to 20 is positive 6. And 20 to 26, positive 6. So our common difference is positive 6. Dito sa isang example, 50, 45, 40, 35, 30. Ano napansin nyo sa number? Anyone? Pwede magsalita? Or pwede i-chat? Ano minus 5 po. Okay po. Ano nangyayari sa number? Nagbubukasan po ng 5. Okay po, nababawasan siya ng 5.
Lumiliit, that's correct. So in that case, hindi natin pwedeng sabihin na nababawasan siya ng lima. Okay? Kasi ang panito about arithmetic sequence, though it looks like nababawasan siya ng lima, that's correct. Pero mas tama nating sabihin na nadadagdagan siya ng negative 5. Please take note that the ang ating pong definition, ang definition po ng arithmetic sequence ay nadadagdagan siya ng fixed number. Hindi po sinabi doon na nasusutrahan siya ng fixed number. Okay po. So ang sabi, nadadagdagan siya. Bakit po nadagdagan? Lumiliit pa. Kasi ang nadagdag sa kanya ay negative number. Okay po. So kapag sinabi natin, is this an arithmetic sequence? Yes. Ano ang common difference niya? Negative 5. Clear po tayo doon? Hindi natin sasabihin na nabawasan po siya ng 5. Mas tamang sabihin na nadagdagan po siya ng negative 5. Clear po tayo doon? Thumbs up pag nakuha po yung idea. Apa. Okay po. Okay po ha. So wala tayong idea ng minus. Doon tayo sa addition. So our common difference is negative 5. So another one is 2, 6, 10, 14. Mapansin nyo, may ellipsis tayo dito. Ibig sabihin, it's a continuous sequence. Pwede siya magdire-diretso. So, walang specific na katapusan yan. It's an infinite sequence. So, ang nadagdag naman sa kanya ay positive 4. So, ang common difference niya ay positive 4. Clear po tayo? Okay po. Sige nga, dito sa 2, 8, 14, 20, 26, ano yung tatlo pang sunod na term? Ano yung sunod sa 26? Anyone? You can answer? 32. 32, that's correct. Next? 38, that's correct. Next? 44. So that's the next three term. Okay? How about here? What is the next three term? 50, 45, 40, 35, 30. 25. That's correct. 20. Followed by 20. 20. Then 15. Okay. So that's the next three term. How about in this arithmetic sequence? What's the next three term? 18. That's correct. Next? 22. 26. Okay po. Very good. At least you got the idea na nadadagdagan tayo ng mga numbers. It's either positive or negative ang nadadagdag sa atin. Okay po. Let's continue. Ngayon. So, we have the general formula. Please take note of this in your notebook. We have our general formula, which is a sub n is equals to a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. Again, it's a sub n is equals to a sub 1 plus quantity n minus 1 times d. Okay po. Tandaan natin na ang proper use po ng formula ay magagawa nyo lang kung alam nyo ang bawat parte ng formula. Na hindi tayo magkakaproblema sa positioning ng bawat given na ibinibigay sa atin. So by that thing, kailangan natin alamin ano ba ang ibig sabihin ng bawat parte ng ating formula. Unahin natin ang tinatawag nating a sub n. When we talk about a sub n, it is the nth term. Or in layman's term, ito po yung tinatawag nating dulong term. Okay? Pinakadulong term. Yung lagi mong hinahanap. Ano po ba yung dulo? So that's the nth term. O yung term na pinahahanap sa'yo. Okay? That's the nth term. When we talk about a sub 1, ang a sub 1 naman ay ang
first term o ang unang term na makikita natin. Okay po, please take note of that. Yung unang term na makikita natin. Ano ang N? N is our number of term. Okay po. Kung ito ang example... Sir, wala pa ako pasok. Excuse me. N term is the number of term. Ibig sabihin, kung ang hinahanap natin ay pang second term, ang N natin automatically ay magiging 2. Kung pinahanap natin ay 10th term, ibig sabihin, ang number of term natin ay magiging 10. Okay? Ay magiging 10. So, laging magkakuna, laging magkasama si N term at si 10th term. Kung pang ilan yung hinahanap mo, yun ang number of term. And definitely, our common difference, na nasabi na naman kanina, kung paano kinukuha ang common difference. Okay po? So, positive ang itinadagdag natin or negative. Ano size mo? Ano size? Yan, bro. XL. Eh, mimute ka lang kayo, ha? Okay. Or our common difference. Okay? Clear po tayo sa ating pong formula. Pakikopya po muna. I'm giving you 1 minute to copy our formula. Okay po, let me remind everyone na ito pong Zoom meeting natin ay hindi po required. Kung sa palagay nyo dahil sa bagyo ay dapat walang pasok, hindi ko kayo nire-required. Okay? Okay, next, let's continue. Okay po. So let's have this example. Determine the 10th term in the sequence 4, 6, 8, and 10. And so on. So ang hinahanap na natin dito ay hindi yung tatlong kasunod. Kasi madali namang mahanap yung tatlong mga kasunod. Eh paano kapag sobrang layo na ng pinahahanap sa atin? So in that case, gagamitin na natin ang formula. At kailangan nating malaman alam ba ang nawawala. Since we're looking for the 10th term, ibig sabihin, ang A sub 10, ngayon, pinago ko na, hindi na siya A sub N kasi we are looking for the 10th term. So A sub 10 is missing. Ibig sabihin, ang pang-sampung term ang nawawala. Anong sunod na na-given? A sub 1. A sub 1 is our first term. Ano po ang first term natin sa given na ito? 4 po. 4. 4. That's correct. In that case, what is our N? Ilang terms ang pinag-uusapan natin? 10 po. 10. That's correct. And our D ay hahanapin natin sa magkatabi. Okay? Paano natin malalaman ang magkatabi? Simply, that is the second term or a term minus its previous term. A term minus its previous term. So, kahit hindi ko sasabihin second term minus first term. Kahit saan manggaling yon. Basta kung kumuha ng term, kunyari 6, ima-minus mo yung nauna sa kanya. So, that is 6 minus 4. That is 2. So our common difference is 2. 8 minus 6, 2. 10 minus 8, 2. Or simply, anong idinagdag mo sa 4 para maging 6? Positive 2. Anong dinagdag mo sa 6 para maging 8? Positive 2. Positive 2. Okay po. So kompleto tayo sa mga pangangailangan natin. Pwede na natin siyang isolve. So that will be A sub 10
is equals to whatever a sub 1, that is 4. 4. Plus the quantity 10. The quantity 10. Of 10 minus 1, minus it's, one. Co- it's yeah. constant, times 2. 2. D. Ito pala. 2. Ngayon, following our PEMDAS rule, uunahin natin ang parenthesis. Please take note of that. Hindi yung mga addition, hindi po kundi kung ano ang nasa loob ng parenthesis. So that is 4 plus 10 9. Minus 1, that will 9. Be 9. Times 2. 9. After parenthesis is the times multiplication. 2. 9 times 2 is 18. Okay. 18. So that's 4 plus 18. Plus 4. So our a sub 10 is equals to 22. 22. 22. Okay po. So check kung tama. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tama bang pansampuan 22? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So tama, 22 ang ating pangsampo. Sabi natin, sir, pwede naman po palang ilista na lang. Pwede naman talagang ilista na lang. Kaso nga lang, paano kapag 100 term ang hinahanap sa inyo or 1,000 term? Napakahirap ilista noon. So it is better to use our formula. Okay po? Okay po. So clear po tayo dito? Okay, so yes, the first thing is to identify first the different parts of our formula, then use our formula properly. Ulitin ko lang, a sub 1, a sub 10 is the third term. A sub 1 is our first term, which is 4. And n equals 10, kasi 10 term ang hinahanap. And rd is 2, kasi ang common difference natin ay 2. Ipinalit natin sa formula, it becomes 4 plus 10 minus 1 times 2. 10 minus 1 is 9. 9 times 2 is 18. 18 plus 4 equals 22. Okay po, let's have another one. Ito ko muna ulit kayo ha. Terminated. Okay. Next. Let's have this one. Katulad nga niyan. We are looking for the 50th term. Napakahaba niyan kung ililista niyo yan isa-isa. So in that case, kailangan nating buuin na lang ang ating formula para mas madali. Okay po? So I'll be asking you ha. So let's start. Ang una ay A sub, ano ang hinahanap natin? You can open your mic again. A sub 50. Okay. A sub 50. A sub 50. Kasi 50th term ang hinahanap natin. So that's the question mark. Then we have the A sub 1. What is our A sub 1? 1. 1. 1. Correct. That's the first term. 1. Unang term. Then we have our N. What is our N? 50. 50. 50. Kung ano yung pang-ano, kung ano dito, ito yon, 50. And last one, we have our D. What is our D? 3. 3. So 3. So this is 3. So this is 3. Okay? So since kompleto na natin yung apat na pinahanap, we can continue now with the formula. So that's A sub 50 is equals to, what are is A sub 1? That's 1 plus 1. 50. 50 minus 1. Minus 1, that's correct. Times 3. 3. So that will be 1 plus 9. Ang nasa loob ng parenthesis? 49. Times 3. Times 3, that's correct. So that will become 1 plus 49 times 3. 9 times 3 is 27. Carry 2. 4 times 3 is 12. Plus 2. 147. 147. 147. So my final answer
For Asa 15. 148. Okay. Opo. Okay. Opo. Any question so far? Any question po ba tayo? Okay po. Let's continue. Paano naman pag ito, pagpaliit? Paano po pagpaliit? Example, 82, 63, 144, magpuno na kayo ulit ha. May narinig ako ng unnecessary noise. Okay. So, paano pag ganito? 82, 63, 44, 25, pababa. So, kapag pababa, ibig sabihin, ine-expect natin na ang common difference natin ay negative. Please take note of that. Kapag pababa, ang common difference natin ay negative. Kapag pataas ang number, ibig sabihin nun ay positive. So, we are looking for the 12th term. So, ibig sabihin, we are looking what is our A sub, ano ang ating sulat? You can open again your mic. A sub 12. A sub 12. That's correct. A sub 12 is missing. Our A sub 1 is? 82. 82. 82. Our N is? 12. And our D is? Negative 19. Negative? 19 po. Negative 19. Okay po. Very good. You have identified our common difference. Now, para mangyari to, nadadagdagan siya ng negative 19. Kaya lumiliit. Okay? Kaya lumiliit. Okay. Again, I am allowing you to use calculator. Okay? So, if you have calculator with you sa bahay nyo, pwede nyo gamitin yun. Lalo-lalo na kapag scientific calculator siya. Wala tayong limitation. Okay? So, let's continue. So, that will become A sub 12 is equals to what's our first term? 82. 82. Plus? 82. Plus 12. 12. Minus 1. Times 9. Negative 19. Huwag nyo kakalimutan ang negative sign. So, it will be 82 plus 11. Times 11. Negative 19. 19. Okay po. So, 11 times negative 19, times natin yun ha. So, that's 11 times negative 19 is 209. So, paano natin isusulat yan? Since 11 times 19 is 209, positive times negative is negative, it will be 82 minus 209. Okay? Negative 209. Naging minus na siya. Kasi positive times negative. Okay? So ngayon, 82 minus 209. So that's 82 minus 209. 28. Yes? 127. Pero sino mas malaki? Si 82? Negative. Oh, yung negative natin. So, this will be negative 127. Huwag kahalimutan ang sign, ha? Napakalaking diferensya ng sign. Kapag wala yung tamang sign, mali po yun. It should be negative 127, not 127 lang. Clear po tayo? Clear po tayo? Any question? Wala po. Okay po. Wala na po. So, yan po ang paghanap ng huling part. Ibig sabihin, o yung huling number, specified number na ating hinahanap. So, that's using the formula which is A sub n is equals to A sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. Okay po. Pasok tayo sa another idea. Clear ko lang itong board. Let's have the next idea. Hey, the term between any two non-consecutive term
of an arithmetic sequence are known as arithmetic means. Ano pong ibig sabihin nun? Example, kung ang pinag-uusapan ko ay 2. Example natin, ay 2 at saka po 26. Okay? Ako ay may 2 at 26. Mapapansin nyo na may 3 silang number in between sa gitna nila. So, itong 3 number nito ang tinatawag nating arithmetic means. When we talk about non-consecutive, ay hindi magkasunod. So, sa pagitan ng 2, sa 2 at 26, meron tayong 3 arithmetic means, which is 8, 14, and 20. Okay? Kung ang pinag-uusapan ko naman natin ay 50 at 30, ilang arithmetic means ang meron ako? Tayo? May ilang arithmetic means tayo? Sa pagitan ng 50 at 30? Tatlo. Which is the 45, 40, Tatlo. And 35. Tatlo. So you have Tatlo. 3 arithmetic means. Okay. Paano kung ang given ay ganito? Let's continue. Yes. Ang sabi, find 2 arithmetic means between 2 and 8. Okay, imimito muna rin kayo ha. Ako muna. Okay. Find 2 arithmetic means between 2 and 8. Para magkaintindihan tayo, liwanagin muna natin ang itsura nila. Okay? Ang sabi, meron tayong 2 at 8 na pinag-uusapan. So let's annotate the 2 and 8. Okay. I have here 2 and I have here 8. Ang sabi, may arithmetic means raw tayo sa pagitan ng 2. 2 arithmetic means. Sabi, 2 arithmetic means. So, ibig sabihin, may 2 number tayo na nawawala sa pagitan nilang 2. Ngayon, paano natin malalaman ang nawawalang number na yan? Okay po, any idea? Ano ang sa lahat ng ito, alin ang una natin dapat mahanap? Kung ano po yung kasunod ng 2. Kung ano yung kasunod ng 2, that's correct. Paano natin malalaman ang kasunod ng 2? Add 2 po. Add 2. Ano yung 2? Anong tawag natin doon? Common difference po. Correct. Common difference. Okay. So, ibig sabihin kapag meron tayo, pag nawawala ang arithmetic means, ibig sabihin the first thing that you should look for is the arithmetic which is our common difference. Dapat hanapin muna natin ang common difference. Kasi may first term naman tayo, which is 2. May last term tayo, which is 8. Meron tayong bilang, pag yung paglaro ng ang board, meron tayong bilang ng term, which is kaya mong bilangin, ilang term ang meron tayo? May ilang term tayo? Opo. Sir. Apat. Apat. Isa, 2, 3, 4. May apat. So, ibig sabihin kung isusulit natin, what is our A sub 4? Tinglasan. 4. A sub 4. Tinglasan. Ay. Ang board. Nakikita ko sino susulat ha. May pangalan niya. A sub 4. Our A sub 4 is 8. Kita agad natin. Ang pang-apat na term natin ay 8. Anong A sub 1 natin? 2. 2. Ilang term ang meron tayo? Nasagutan. Sabi ni Ma'am, 4. 4 po. 4. Ano ang ating D that's missing? So in this case, ang nawawala natin ay ang D. Bago tayo magsagot, pwede tayo manghula, pero mas maganda sigurado tayo. So ang gagawin natin dyan, that will be 8, which is our last term. 2 as our first term, plus 4
minus 1 times D, which is missing. Nawawala ang D. Okay? So that becomes 8 is equals to 2 plus 4 minus 1. 3. That's 3 times 3 D. Times D. So 3 times D. 3 times the I. 3D. That's 3D. So, kailangan natin mahanap ang D. Para mahanap natin ang D, kailangan natin matanggal muna ang lahat ng katabi ng 3D, which is yung 2 natin. Kailangan natin siyang ilipat. Tandaan, kapag lumipat, magbabago siya ng sign. So, that's 8 minus 2. Sabi po sa mga nasa paligid nyo na huwag mo nang ingay. 8 minus 2 is equals to 3D. 3D. 8 minus 2, that will be 6. 6 equals 3D. 6. Divided by 3. So D equals to 2. So tama ang hula nyo na ang D natin ay 2. So ibig sabihin, para masagot natin do, dadagdagan natin siya ng 2. At dadagdagan natin to ng 2. 2 plus 2? 4. 4. 4 plus 2? 6. 6. 6. So 2 plus 2, 4. Plus 2, 6. Plus 2, 8. So tama naman. Okay? Balikan ko lang ang nangyari, ha? Para lang po dun sa iba. So ang ginawa natin, sabi, find two arithmetic means between 2 and 8. Nagawa muna tayo, nagsulat muna tayo ng 2 at ng 8 dahil nga sabi, two arithmetic means may dalawang blanco na nawawala na. Okay? May dalawang blanco na nawawala muna. In that case, dahil kitang-kita naman natin na gagamitin natin ang formula. Our a sub n is our last term, which is 8. Our a sub 1 is our first term, which is 2. Kita natin na may apat na term tayo, kaya n equals 4. At ang nawawala natin ay yung ano ba yung idadagdag natin, kasi hindi natin mawari kasi walang magkasunod. So that is 2. Kaya siya naging question mark. So that becomes 8 is equals to 2 plus 4 minus 1 times d. 4 minus 1 is 3. 3 times d is 3d. Inilipat natin. That's 8 minus 2 is equals to 3D. 8 minus 2 is 6. Divided by 3. So our common difference is 2. So 2 raw idadagdag natin. So 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2. Clear? Any question? Sa ang parte, medyo hindi maliwanag. You are allowed to open your mic and mag-question. Meron bang may question? People, please make sure na kapag open ang mic nyo. Wala po. Kapag open ang mic, wala na po. Okay, makipag-usap sa mga nasa taas. Wala na po. Okay po. So we can continue. Okay, clear natin to. Let's have another one. Yan. Paano naman po yan? So technically, we have arithmetic means kasi may mga terms na nawawala in between. How many terms do we have? Ilan terms na meron tayo? 7 po. That's correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's correct. So alam natin ang n. May first term tayo. Wala po. May common difference tayo? Wala. May common difference tayo? Wala po. Wala. May last term tayo? Wala po. Yeah. Okay po. So wala ta. Ang meron lang tayo ay N. Pero hindi natin alam ang last term, ang first term, at hindi rin natin alam ang D.
Tandaan, sa isang formula, hindi pwedeng higit sa isa ang nawawala. Dapat isa lang ang nawawala. E paano po yun? Tatlo yung nawawala, isa lang yung given. So gagawa natin ang paraan na ang nawawala ay isa lang. Paano po yun? In this kind of example, tandaan natin na a sequence is a continuous addition. So ibig sabihin, pwede ko munang putulin. Pwede ko munang putulin ang sequence para lang magkaroon ako ng first term at last term. Paano ko gagawin yon? So ang gawin ko muna po ay mag-focus muna ako sa isang bahagi. Dito muna ako mag-focus. Yan. Gusto ko, dapat kasi may first term at may last term ka. Okay? So kalimutan natin muna na may nawawala sa unahan at may nawawala sa likod. Doon muna tayo sa pwesto na meron kang unahan, meron kang likod, may number of term ka, ang wala mo lang ay difference. Ano ngayon ang first term mo? Negative 30. Ano ang last term mo? Negative 4. How many terms do you have? 4. That's 4 na lang. Kasi tinanggal mo muna yung mga asumot muna sa unahan at likod. So, 4. Ang nawawala na lang ngayon ay ang common difference. So, isa-isahin natin. So technically, this will be our pansamantala ha, pansamantala. This is our a sub 1, a sub 2, a sub 3, and a sub 4. Pansamantala ha, pansamantala. So ngayon, ang isusulat ko po dito ay a sub 4 is equals to, ano a sub 4 natin? 4. Negative 4. Makakalimutan ang sign. What is our a sub 1? Negative 13. What is our n? 4. At what is our g? That is missing. Nawawala ang d natin. So in that case, we can solve for this na. So that's a sub 4, which is a sub 4 is negative 4, is equals to negative 13 plus 4 minus 1 times d. Okay? Times d. So we have negative 4 is equals to negative 13 plus 4 minus 1 b times d 3d. 3d. Pini-shortcut ko na ha, 3D. So itong negative 30 na to, ililipat natin to. So that will become negative 4 plus 30. Plus na siya. Ha? Magiging plus na siya pag inilipat. So that will become 3D. Negative 4 plus 13, that will be positive 9. Kasi mas malaki na yung positive. So that is 9. 3D. So divided by 3. 3. Divided by 3. Po yung D. So D. D is equals to 3. D equals to 3. Equals to D. So alam na agad natin na may plus 3. Plus 3. Tandaan? Negative 13 plus 3. Negative 9. Negative 10. 10. 10 pala sa oras. Negative 10. Tandaan, kapag negative, pag bumababa ang negative, ibig sabihin lumalaki yun. Sabihin natin, sabi ko kasi kanina, kapag positive, lumalaki yung value, yung number. Yes po, lumalaki yung number kapag positive. Pero kapag negative ang mga numbers, habang lumiliit ang number, lumalaki ang value nun. Okay? So that's negative 10 plus 3. Negative 7. So, nakuha na natin to. So, pwede na tayo maglagay dito. So, plus 3. Negative 4 plus 3. That's negative 1. So, maglalagay rin tayo dito ng plus 3.
since backward ang ating gagawin, ano ang negative 16. Negative 16. So that become negative 16. Negative 16. Pabalik tayo kasi negative 16 plus 3 ay negative 19. And this is negative 19. So kompleto na natin. Okay? Okay. So wag natin masyadong problemahin kapag walang unahan. Gawa natin ang paraan na magkaroon siya ng unahan. Kasi pwede naman natin siyang putulin. Clear po tayo? Yes. Apo. Okay. Yes, this is you. Okay po. So, clear natin po. So now, it's your turn. Ito po yung mga gagawin nyo. Please take note of this. Yung learning task 1, yung learning task 1 natin, so napakadali niyan. Okay, napakadali niyan. Sasagutin niyo lang yung question. Limang items lang yan. What is the next term? What is the next term? What is the next symbol? So, lima lang yan. 1 to 5. Okay? Page 9. I'm hoping na lahat sa inyo ay may module na kayo na hawak. Okay? Kung wala kayong module, please paki-PM po sa akin. Next. Learning task 10. Yung learning task 2, tatlo siya. Okay? Liwanagin ko lang muna yung A. Ang A ay kailangan nyong malaman na arithmetic ba siya o hindi. Tandaan, para malaman nating arithmetic, dapat pare-pareho ang ina-add sa kanya. Kung nagdagdag tayo ng plus 3 sa unahan, hanggang dulo, plus 3 yun. Kung, so sasabihin nyo arithmetic o hindi. Okay po, arithmetic, not arithmetic. Kapag nakita nyong arithmetic, sasabihin nyo ngayon, ano ang common difference? So, kung nakita nyo natagdagan siya ng 3, so ilalagay nyo, D is equals 3. At isusulat nyo yung tatlong sunod-sunod pa, kasunod pa. Okay? Kunyari, 1, 2, 3, 4. Nakita nyo, 1, 2, 3, 4, arithmetic sequence ba siya? Opo. So, lalagay nyo doon, arithmetic sequence. Ano ang common difference niya? Nadadagdagan po siya ng 1. So, D equals 1. So, ano yung kasunod na tatlo? Kung may 1, 2, 3, 4 ako, ang sunod po ay 5, 6, 7. Okay po. So, ibig sabihin, kung nakita niyo yung arithmetic sequence siya, may limang tamang sagot doon. Yung arithmetic sequence, yung difference, at yung tatlong sunod. Pero kung hindi naman siya arithmetic sequence, isa lang yung tama doon. Yung not arithmetic sequence. Clear po? Clear po tayo? Okay. Question sa first letter A? Sa letter A? Wala po. Okay po. Sa letter B? Sa letter B naman, gagamitin nyo ang formula. Hahanapin nyo, given ito na, given na ang mga numbers, hahanapin nyo kung pang yung n term, which is the 50th, 25th, 8th, 20th, 12th. Clue sa number 4. Mas maganda kung gagawin nyo silang similar fraction para makita mo kung ano ang na-add. Pag talk about similar fraction, dapat pare-pareho sila ng denominator. Okay? So, I think mas better na gawin mong 8 lahat ng denominator. So, yung 1/4, i-convert mo siya sa 8 ang denominator. Makikita mo kung ilan ang nadadagdag. Okay? And letter C, yan, gagamitin nyo naman, hahanapin nyo naman ang arithmetic means. Katulad nun, sa number 1, arithmetic means between negative 1 and 14. May 4 daw. So, ilang terms sila? Sige nga muna. Kung may 4 sa pagitan, ilang terms lahat sila? 6. 6. Kung 4 sa pagitan, at isang nasa unahan at isang nasa likod. Okay? So, hahanapin nyo muna ang common difference bago nyo mahanap kung ano ang mga nawawala sa gitna. Okay po tayo? Opo. And last task, this is your last task, gagawa kayo ng isang video. Okay? One, individual to ha, 1 to 2 minutes video.
Kayo na magawa ng inyo pong arithmetic sequence. Arithmetic sequence. Arithmetic sequence, kunyari, 1, 2, 3, 4. Look for the 50th term. Or look for the 20th term. Ang kailangan nyo lang po ay ipakita sa akin paano sinold. Lang yan. Gagamitin nyo lang po ang hello. Gusto ko lang makita kung marunong talaga kayong gumamit ng formula. Okay? Bahala na kayong gumawa ng inyo pong given. Kanya-kanya po kayo ng given. Okay? 1 to 2 minutes video. Pero sa inyo isa-send or sa group chat? Sa akin po. Sa akin po. Diretso po sa akin ang send. Okay po. Bahala. Huwag nyo masyadong pahirapan na sa lead nyo. Yung maliliit na numbers lang ang gamitin nyo. Nyari, 2, 4, 6, 8. Find the 20th term. So, gamitin ang formula. Pakita lang sa akin paano ginamit. Paano ginawa. Paano ko po checkan yon? 10 points kapag tama ang sinasabi nyo. 5 points kapag malinaw ang pagpapaliwanag nyo. 5 points kung tama ang execution nyo or maganda ang pagkakagawa ng video. And 5 points ang timeliness. Timeliness, ibig sabihin, kung nasa oras ang pagpapasa nyo. Kailan po ipapasa ito? Sa linggo. Sa linggo. Pero, yung video. Pero yung sasagutan, hanggang bukas. Sir, paano po kapag mas maaga yung pasa? Pwede ibig sabihin, makukuha mo yung 5 points agad. Okay. Sa timeliness. Kapag late ka magpasa, araw bukas, mamang. Anong araw bukas? Kapag late ka ng pasa, mababawasan kang mababawasan sa timeliness mo. Kapag late ka ng isang araw, bukas, magiging 4 points na lang yun. Kapag late ka ng isa pa o ala, 3 points na lang yan. Hanggang pabawas yan ang pabawas. Bukas ng pabawas. Okay po. So, kaya po tayo may 5 points sa timeliness. Okay po. Kung maaga kayo magpapasa, sure shot kayo na may 5 points na aganda kayo. Okay? Clear po tayo doon? So, this is over 25. Okay? Question? Tigi-tigi sa po yan, ha? Sir, ako po. Yes po, Aya. Sir, may tanong po. Ano po? Sir, pwede pong taglish yung pagpapaliwanag? Wala pong problema. Taglish po yung pagpapaliwanag. Wala pong problema. Kahit po yan ay English, kahit po yung Tagalog. Basta naiintindihan, ang gusto ko lang malaman ay kung marunong kayong mag-solve or hindi. Okay? Sir. Po. Pwede po. Tagalog. Pwede pong ano, Althea? Pwede hindi ko nakikita sa video, bahala kayo. Makikita ko lang doon ay yung kamay nyo na nag kamay nyo habang nagsosolve, habang pinapaliwanag nyo, pwede yon. Kung gusto nyo naman, kita ko sa video na nagsosolve, walang problema yon. Asa inyo na po yon. Okay po tayo. Basta 1 to 2 minutes lang, mabilis lang yon. Gusto ko lang makita kung marunong kayong gumamit ng formula. Okay po. So you can start answering. Kahit nga mamaya, pwede na kayong magpasa sa akin ng video. Okay po. Any questions so far? So paano pag lumampas sa 2 minutes? Wala po. Paano po pag lumampas sa 2 minutes? E di okay lang po. Wala tayong problema doon. Kung lumampas tayo ng 10 minutes. Okay? Wala tayong problema kung lumampas tayo ng 2 minutes. Pero ang magiging problema lang natin doon, kapag lumampas kayo ng 2 minutes, baka mahirapan kayong mag-upload. Kasi may limit ang... May limit ang... Messenger. Messenger. Masyadong bibigat ang video, mahirapan kayo. Kaya as much as possible, 1 to 2 minutes lang tayo. Kung kakayanin nyo yun sa TikTok na lang na video, basta pasa nyo sa akin, mas okay yun. Okay? Okay po tayo. Okay po. So, you may start doing your task. Good morning. Goodbye. Thank you. Po. Thank you. Bye po, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye. 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 Bye.